to my vlog. This is Mom She Angel. So we're gonna do some baby haul. First time I'm here, so hindi pa ako ganun ka-familiar sa mga dapat gawin or anong mga dapat kailangan dalhin sa hospital bag. Pero matatahal natin lahat yan. Ang inuuna ko lang ngayon ay yung mga mostly na nabibili natin online. Lahat to, disclaimer lang, hindi pa ako nagpo-promote or anything. Gusto ko lang din po ipaalam sa mga ibang mother dyan, ibang momshi dyan, kung ano yung mga kailangan nila for the upcoming baby. Like me, malapit-lapit na rin, so I need to be ready as well. So let's start kung ano yung mga kailangan natin sa mga babies. Baby clothes and yung mga kailangan nilagay sa hospital bag. Itatakal natin yan today. Okay, so we're gonna start sa baby clothes. Meron akong nabili na sa Lazada. Mostly sa Lazada ako bumibili kasi mas mabilis yung transaction nila. So may binili ako ng parang mga naka-package na siya for 52 pieces ng package na siya. So meron ako dito mga clothes ni baby. Like yung mga ganito. Newborn baby sa package. Mga newborn baby package siya. So, meron na siyang tag si 6. 6 na long sleeve. 6 na short sleeve. And meron din siyang short sleeve. Tapos, meron din siyang yung eto. Ito pala yung short sleeve. Meron siyang sleeveless. So, taga-anim. Together with 6 pants. So, meron siyang 6 pants din. So, meron siyang mga 6 pants na ganito. And meron siyang 6 na shoes. Pair na siya ha, pair. So, meron siyang 6 pair of boots. 6 pair of mittens. Yan. May 6 pair of mittens na siya. Tapos, meron din siyang 6 pair ng bonnet. Medyo makapal at maganda naman yung mga ano niya. Nabili ko siya sa Lazada under ng Lucky CJ. Maganda yung quality nila kasi talagang ano siya, cotton siya, presko sa katawan ni baby. Plus, medyo maganda ang pagpahi nila. Kaya, gusto ko siya bilhin. And, for the package, I think it's worth... Hindi ko na sure kung ano magkano yung price kasi nabili ko siya on sale. Pero, yung ganda ng quality niya, the best siya. So, maganda. I recommend that. Tapos, nahiligan ko rin kasi first time mom. So, bumili ako ng mga clothes. Mahilig lang akong tumingin kasi sa online shopping, lalo na ngayon pandemic. So, ang ano natin, ang mga gusto natin bilhin, di ba? We're just kind of window shopping lang din sa online. So, bumili ako ng mga maliliit na clothes ni baby. Yan ay mga onesies niya. Mga rompers. Iba't ibang color, iba't ibang style. Siguro mga ilang piraso lang yung nabili ko. So, yung iba dito, siguro mga 5 pieces lang or 5 to 6, 7 pieces lang yung pang 3 to 6 months niya. Then the rest, kahit paano meron, nag-iwan ako ng mga 6 to 12 months. Bumibili ako ng mga isa-isa o dalawang piraso. Just in case lang na kailangan. Diba? In the future na alam kung gaano kalaki si baby pag lumabas na siya, kung gaano siya kabilis lumaki. So, hindi ko advice na bumili kayo ng maraming clothes dahil na kung newborn baby siya. Kasi, sabi nga nila, madami possible daw masayang yung mga ibang damit kasi masyado mabilis lumaki yung mga newborn babies and they tend to, lumahubo ng sobra, which is sometimes yung months nila saka yung
mismong katawan nila is masobra pa. So, depende rin. So, mas maganda talaga na konti lang yung bilhin mo mga damit na baby for newborn, and then after 3 months siguro, after 3 to 4 months, dun ka na lang bumili ulit ng mga damit for the next months na kailangan ni the baby. So, bumili din ako ng mga eto, burp, yung burp cloth na tinatawag nila. Bumili lang ako nito siguro mga 3 pairs to. Sa Cotton Central ko siya nabili. Yan. Cotton Central. Maganda rin siya kasi meron sila mga promo for like 3 pieces siya. Every time may 3 pieces. Bumili din ako ng white na bib. Yan, white na bib. Mahilig ako sa white. As much as possible, white ang gusto kong bilhin. Kasi malinis tignan, plus just to make sure na walang mga insects around the baby, lalo na yung mga first few months niya with us. So, minamake sure ka talaga na okay yon yung mga ganun bagay. And then, may kasama rin siyang pranela pala sa package. Ito yung mga package niya. Yung pranela, may kasama siyang pranela for the newborn baby. So, pag sa kunwari yung hospital niyo hindi nag-provide ng, or yung mga lying in or midwife, hindi siya nag-provide ng pranela or ng mga first damit ng baby, pwede kayong magdala. Ito yung mga gagamitin natin mamaya. Sabihin ko sa inyo about the hospital bag ko na nire-ready ko. Okay? Tapos, meron din tayo, ito yung tinatawag nilang ano man tawag ito? Swada. Pwede siyang towel, pwede siyang swaddle, pero this one, mas gusto ko to na, kasi may dalawang klase ako ng ganito. Kung yung isa kanina is pranela, dahil nga pong newborn, medyo mas makapal siya. Ito, mas soft naman to. Yan yung meron siya sa ulo. Mas soft siya. Pero, pang ano to eh, parang mas maganda siya pang alis. So, bumili ako nito probably mga dalawa lang. Tapos, may isa pa akong klase na pang ano siya, for the baby, ano naman siya. Yung pang baby, eto, towel, baby towel naman siya. Kasi iba yung texture niya. So, yung texture niya, mas ano siya, mas okay siya, mas cotton din siya. Yung isa kasi smooth. Ito, medyo rough ng konti, pero pang towel kasi ng baby. Meron din siya sariling hood. So, meron siyang hood. Tapos, mas nakaka-tuyo to kasi meron siyang ano. Pwede rin naman siyang pang swaddle ng baby. Kung wala kayong mga swaddle na may design or something, diba? Pwede rin to. All in, kumbaga 3-in-1 na rin siya. So, bumili din ako nito mga 3. Kasi pwede naman gamitin niya to hanggang ilang buwan siya, ilang months siya. Pwede niya gamitin to, tapos pwede na rin mag-change na lang afterwards. Pero, I think magagamit to kasi maganda yung quality. Nabili ko ito sa Lazada. Lahat ito, actually, nabili ko sa Lazada. And maganda yung quality niya. So, meron akong 3 niyan. Iba't ibang color lang. Mostly white. Ayoko ng dark colors. Light colors lang talaga ako. Para safe. Just to be safe. Then, bumili na rin ako ng lamp pen. Binabili akong lamp pen na parang 6 pieces na siya in one order. Maganda rin siya, manipis, pero binatin medyo manipis siya, pero cotton eh. Tapos makapal, ano ba, manipis na makapal. Hindi ko na mag-gets. I mean, makapal siya, okay siya. Pero yung ano mo siya na soft siya sa balat, plus hindi siya mainit. So, pwede mo siyang gamitin. Alam naman natin ang lampen is parang all around din siya, diba? So, bumili ako niyan. For 6 pieces lang naman kasi siya.
na pwedeng gamitin sa lahat ng bagay. So, pwede mo siyang ipampalit sa diaper. Noon, ginagamit na for the diaper use. Ngayon, ginagamit na naman natin sa pag ano ng mga minsan, pamunas ng baby, pang-burp, kung naubusan ka ng pang-burp cloths, mga ganun. So, all around you mo silampin. And alam ko, ginagamit din ng mga nanay natin onion. So, yun yung ginagamit natin ngayon. Pero ngayon, just for in case lang, gusto ko lang din magkaroon at least 6 na piraso, okay na yun. Not bad for that, di ba? Ito kasi, swaddle naman to. Ito yung swaddle, pero blanket flannel siya. So, ito nabili ko siya sa Colaco. Colaco yung tatak niya. Colaco blankets. Flannel siya na swaddle. Medyo ano siya, mainit siya. Makapal, maganda yon, pero mainit siya. So, yung for everyday use, sabihin natin, kung naka-aircon kayo, mga mommies, mga momshies, okay lang siyang gamitin. Pero, if you're going outside, at lalo na yung dito sa Pilipinas, I recommend yung gumamit kayo ng mga swaddle na muslin blanket na medyo mas ano sa katawan ni baby. Although marami ako nabili nito kasi nakapack siya for I think apat sa isang pack. So, meron akong 8. Nagawin ko na rin siyang blanket kasi meron naman aircon o kaya pag napunta tayo sa ibang bansa, natural, pwede natin gamitin. Pero meron akong muslin blanket din. Ito. Ito yung blanket, muslin blanket na tinatawag nila. Color pink kasi for mommy. Meron akong color blue nito. Dalawa lang nabili ko nito. Kasi ang gusto ko sa gamitin sa kanya yung mga ginamit natin mga swaddle. Cotton kasi naman ni piece. So, yun muna yung gagamitin natin, di ba? Pang cover lang naman sa kanya. Paglalabas lang. Pag sa bahay naman, kahit hindi na masyado, kahit yung ganito na lang naman ni piece. Tapos hindi mo naman siya kailangan laging lagyan ng ano, balutin, ipatong mo lang sa kanya. So, I think that's enough naman na. Yung mga mommies dyan, ngayon ko lang, first time mom po ako, so, this is all about yung mga suggestion and yung mga narinig ko lang and mostly yung mga payo lang po sa akin na itong mga i-share ko po sa inyo. Yung feeling po na bibili po ng mga gamit ng babies, kung ano po yung mga kailangan and all. Just for the preparation lang po. Yun lang po yung mga gagawin ngayon, okay? Tapos po, of course, for momshies, bumili na rin ako. I don't know kung kailangan din po ito. Ito, nakita lang din kasi ako kaya bumili ako. So, bumili ako ng para sa likod. Diba? Cotton din po ito. Maganda siyang klase ng cotton. Ayan. Pero pwede na siyang parang pang burp cloth kasi ang ano niya, ang soft niya. Para rin siyang lumping na style. Tapos may mga design-design siya. Usually, panglagay po ito sa mga likod ng bata. Kunwari, di ba, pag ano, nilalagyan mo sa likod ng bata o kaya yung nakaganyan siya. Para malinis lang po. Pero pwede rin naman siyang gamitin sa ibang bagay. Ano rin to, I think nakapack din siya for like 4 pieces po. Kaya may 4 pieces po ako nito. Tapos, sale ko lang din po siya nabili. And then, bumili din po ako nito. Ito, bib. Triangle bib. For ano lang, nakita lang po ako. Tinaray ko lang din. Per piece siya, bumili ako ng 2 or 3. Yung 2. For this. Gusto ko lang din siya matry sa baby. Pero mas gusto ko rin kasi gamitin for the newborn. Probably, mga ilang buwan ko pa. Mga 2 months or 3 months ko pa siya magagamit ito. Kasi, mas gusto kong gamitin yung white muna. Tapos, bumili rin ako ng diaper change table. Yung may binili akong bags. Eto, may binili akong bag. May kasama na siyang diaper changing pad.
Pero maliit lang kasi to. So, yan, maliit lang siya. Yung diaper changing bag niya. Yung diaper changing pad, nagbubulo na tuloy ako. Yan. So, bumili na lang din ako ng mas malaki. Plus, sa paglalabas kasi, medyo soft din kasi to. Soft siya sa feeling, yung sa ibabaw niya. So, parang kutsun na rin siya for the baby. Kaya, mas okay na rin na may isa. Manipis kasi masyado yung kasama dun sa changing pad ng bag. Then, of course, hindi mawawala yung mga damit na tulad ng ganito, yung I love mom, ganyan. Diba? Yung I love dad. Simple ano, kasi alam mo na, first time mom, so parang natutuwa lang tayo. Then, bumili lang din ako ng 2 pairs ng clothes. Around, probably, magagamit niya ito mga 1-year-old. Or, pwede niya gamitin ito around 9 months. Depende kung malaki-malaki na siya. Yung ganyan. Maliit lang siya eh. Cute. Cute lang siya tignan. Kasi, parang mas okay lang bumili ng something na, alam na. Bili ka rin din na medyo mas malaki yung sizes. Para ready ka rin kung in case na hindi magkasya kay baby, diba? Yung mga gamit and all. So, yun. Separate lang natin. So, tatabi lang natin siya. Tapos, pag kailangan na, and then we can use it, diba? Then, nga pala, bumili rin pala ako ng bukod sa baby clothes, bumili ako ng diaper. So, meron akong diaper. This is cloth diaper. So, may diaper ako na binili, which is this. Yung diaper. Newborn diaper siya from Unicare. Ilagay ko na siya sa pack. Hindi na siya nakalagay sa plastic. Para mas silyado. Ano kasi ako, mas gusto ko kasi lahat naka-fit siya. So, gusto ko lang siya nakapack para hindi siya malikabukan or hindi siya malagyan ng mga kahit anong insects or anything. Tapos, ito yung mga cloth diaper. I want to try lang. I'm not sure kung nagagamit ko siya. Bumili lang naman ako ng 5. Meron na rin siya sariling cloth diapers. I mean, yung cloth na sa loob, diaper pad, na nilagay ko na. Tapos, ang nakakatuwa lang din kasi dito, may mga design siya, di ba? Tapos, pwede mo siyang i-adjust kung ano yung laki niya, kung maliit baby pa lang siya, maliit siya, ganyan, pwede mo itupiin. Then, saka mo siya ipapa, para medyo maliit, lumiit yung mga, ano niya. Yan. Tapos, yung diaper niya, kung makapapansin mo, ayan na siya. Ayan. Nilusot ko na siya talaga. Hanggang likod naman. Dito mo siya ilalagay yung diaper pads. Separate mo mabibili yung pad, pero meron namang mura at as long as I think mga 10 pesos pa meron na mabibiling diaper pad. Yan. Maganda lang yung mga color niya. Ito, I recommend kasi gamitin lang sa bahay. Para hindi naman siya magkaroon ng maraming rashes sa mga pad, diba, diapers, masyado naman tayong, ano, gusto ko rin gumamit siya ng cloth diaper. So, gusto ko lang din i-try. So, bago lang naman din ako mother, so I just wanna try kung ano bang magiging kalabasan kapag gumamit ako ng ganito, o if it's gonna work o hindi, we will see. And sabihin ko kayo sa next na vlog ko, or mga future vlogs ko, kapag nag-work yung cloth diaper, okay? Pag lumabas na si baby. Meron akong 5 colors nito. Nag-enjoy din ako sa mga kulay niya. Kasi matitingkad, maganda rin yung color. O nga pala. Kasi diba, 6 lang yung nakalagay sa pack pala na mga pants. Meron siyang libreng 3 shorts. Meron siyang binigay na free na 3 shorts. Pero for me kasi parang hindi pa enough na 6 lang yung pants niya. So, naghanap pa ako ng iba.
Saka anim lang din yung mga pairs niya ng mittens, saka pairs niya ng boots. So naghanap ako ng iba na meron pang pair sa Lazada din. Bumili ako ng white. Eto, meron dito yung 6 pair. Mura na siya actually. Mga nasa, I guess nasa 120. Nabili ko siya sa Lazada. Anim na siya na pair ng pajama ng baby. Newborn baby din. Tapos, medyo manipis lang siya. Pero, cotton naman. Saka, presko sa katawan. So, pwede na. Ang importante lang kasi sa akin is yung hindi siya masyado malamukan or anything. Mas gusto ko kasi niya close yung kanyang legs. At least, manipis lang naman siya. So, hindi naman mainit sa katawan. Saka cotton siya. So, maganda rin yung quality niya. Anim din. Kasi anim pair, anim yung sleeveless. Anim yung short sleeve, tapos anim din yung long sleeve. So, kung anim-anim mga 18 na yun, so, hindi lang ako kontento sa anim na pajama. Kaya bumili pa ako ng anim. Tapos, bumili rin ako ng anim na pajama ulit. Pero, ito yung assorted type naman na anim na pajama. So, meron siyang assorted type na anim. So, meron siyang white, light blue, yan, light blue, meron siyang blue, tapos meron siyang star. Mix lang din siya. Tapos makakapal na rin to. I think this one worth, maganda rin yung quality niya. I think mga nasa 200 at least. Pero anim na piraso na siya. So maganda na rin. And this one is for 3 to 6 months yung binili ko. Mostly yung ano ko, yung isa, yung white, plain white, for newborn babies, 0 to 3 months siya. Pero yung mga binibili ko mga ganito, 3 to 6 months. Mag-adjust, parang i-adjust na lang natin, di ba? Para for, ano, meron pa siya magagamit until lumaki siya ng konti. Also, sa mga mittens, saka yung ito, yung mga mittens niya, saka yung bib, bib tuloy, saka yung bonnet pala. Yung bonnet niya, meron ako din nabili na 3 pieces siya na pair. So, tama ba? 3 pieces na pair. Oo, 3 pieces siya na pairs. So, meron na siyang bonnet. Yan. Nilagyan ko na siya ng color blue this time kasi para lang maiba. Meron na akong 6 na peraso ng plain lang. So, I want to change naman. Tapos, meron din siyang mittens na tagtatatlong piraso. So, para makontento ako, bumili ako ng dalawang order nun. So, 6 yung nabili ko. So, meron din siyang ganyan. Tapos, yung boots niya. And then, ito. White, blue and white naman. So, pwede siya sa ibang mga, ano diba, ibang mga damit na binili ko. So, reusable talaga siya. Maganda pa. So, yun. Okay. So, yun na muna. Tapos, later on, ipapakita ko naman sa inyo yung hospital bag ko. Thank you for watching and sana manood ulit kayo sa susunod na baby vlog ko. Kasi, first time kong gagawin to mga baby vlog. Gusto ko lang po talaga ma-share sa inyo yung mga natutunan ko at mga nabigay na sa akin na advice about sa mga clothes and things like that. Yung next na vlog natin, pag-usapan naman naman po natin ang hospital bag. Thank you for sharing po. Bye po everyone and please subscribe and like our page po. This is Mommies Angel po.